Sinampahan ang kasong murder ang binatilyong magkapatid na suspect sa pag-chachap sa isang lalaki. Ang hinihinalang motibo, hindi raw na isauli ng biktima ang charger ng cellphone ng mga suspect. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Noong nakarang buwan, sa bisa ng search warrant, tulong-tulong na hinukay ng mga pulis ang bahagi ng compound na ito sa Barangay Ampid 2, San Mateo, Rizal. Mismo kaanak din ang may-ari ng compound ang nakadiskubre na may binaong tao sa lugar. Ang itinuturong suspect ay ang magkapatid na parehong menor de edad. Noong una, ang sinasabi nila, gamit na nalaglag, naging hayop. Hindi nila itinitalye ng kumpleto kung sino talaga. Makalipas ang isang oras sa paghuhukay, tumambad ang likod na bahagi ng isang tao. Na-recover sa crime scene ang ginamit na pangsunog at pag-chop-chop sa katawan ng biktima. Sunod na nahukay ang binti at mga braso. Saka tumambad ang ulo ng biktima. Sa investigasyon, lumabas na matapos patayin ay chinap-chop ang katawan at sinunog ang biktima. Makikita ang marka ng sunog malapit sa hukay. Hindi umamin sa pulisya ang mga suspect na edad 17 at 16, pero inaresto pa rin sila. Kinabukasan, April 12, pinatawag na San Mateo PNP si Michael Masinsin. Siya kasi ang kausap ng biktima na nakapag-login pa sa Facebook at nakipag-chat sa kanya. Kwento ni Michael, magdadalawang linggo nang hindi umuwi ang anak na si Lindon, 19 anyos. Kinumpirma nitong anak niya ang biktima base sa ngipin nito at sa salaysay ng isang saksi sa krimen. Naiburol na nga nila ang biktima ng isang linggo at kahapon May 3 sana ang libing, pero hindi pinayagan ng korte dahil hinihintay pa ang DNA test. Para sunugin mo, putol-putolin mo, hindi gawa ng tao yun. Sa nakuwang CCTV video ng GMA News, kapansin-pansin na noong April 2 ng umaga, makikitang pabalik-balik ang magkapatid na suspect sa kanilang bahay at sa mismong pinagbaunan sa biktima. Hinahakot na raw pala noon ang mga gamit sa paghuhukay at pagsunog sa biktima. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas sa loob ng banyo sa bahay pinaghati-hati ang katawan ng biktima. Mula sa bahay, isa-isang dinala sa hukay ang mga parte ng katawan. Sa video, makikita ang nakalabas na buhok ng biktima. Ayun po yung ulo eh. Ayun po yung ulo. Ang nakitang motibo sa krimen, galit sa biktima dahil lamang daw sa hindi na isauling charger ng cellphone. Ebidensya raw ang nakuhang screenshot ng pag-uusap ng isang saksi at ng nakatatandang suspect tungkol sa biktima. Ikinuwento ng mga suspect dun sa deponent namin kung bakit di nila nasagawa yung krimen dahil magnanakaw daw di umano yung Lindon dahil sa charger na nawawala. Bukod sa magkapatid ay pinaghahanap na ang isa pang lalaking kasabwat sa krimen. Ayon sa pulisya, kasama raw ito noong mangyari ang krimen hanggang sa pagbaon sa katawan ng biktima. Naisampa na ng PNP ang reklamong murder laban sa tatlo. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.